So, good evening mga ka-contact, no, mga ka-master, no, mga ka-welder, no. So, may nagpadala dito sa shop namin na welding machine, no, na panood po yung ating repair sa vlog. So, di ko napatagalin pa, ito ang kanyang pangalan. Maliit na welding machine. Okay. So, ang pangalan niya ay si Mr. Dennis Benitez, no? Pinadala pero wala ako sa bahay. So wala daw tong power, may sumabo. Hindi ko pa alam kung ano lang yung problema nito. So gusto ko muna siya nang i-check muna, buksan. No, so salamat sa pagsuporta. Okay, pag-subscribe sa aking channel, no. Hope guys na makatulong ito sa panibagong vlog. Medyo late po tayo nakapag-vlog dahil sa maraming service or project, no. So itong ginagawa kong vlog is ano lang, minimal lang po ito kasi meron pa akong mga installation sa labas. So ngayon buksan na natin, check muna natin yung itong body. Buksan natin yung ano. So gamit tayo ng multimeter, check natin ang kanyang body o yung power source line. Isa-isahin po natin. Sa pag-check nito, kailangan basic troubleshooting, no? So, dapat marunong tayo mag-check, no, ng basic troubleshooting sa electronics para makuha po natin yung cause na kanyang pagkasira. So, sa ganitong welding, dahil inverter, ang nagdadala nito yung mga IGBT. So DC na po ko sa ito, from AC, pinalakas niya, nagiging DC current. So yung nagpapalakas dyan, yun po yung tinawag na mga, yung transistor na MOSFET na tawagin. No? Okay, so buksan natin. So ito siya. Okay, buksan ko mura para mas mabilis. Wala tayong electric, no, nasa labas, ginamit sa labas. For the meantime, ano man muna tayo. Ayan, so medyo matigas, naka-stack na ata ito. Yeah. Ayaw nang magbukas, nadurog na yung tumilyo. So sa kabila po tayo. So yan, medyo pag matagal ng welding machine na hindi napapaayos, kinakalawang yung mga tornilyo, mahirap kalasin. Okay, so dito kailangan makalas, mayroon pang pangilalim. So yan, meron dito. So marami pong tornilyo siya. Para makalas po natin itong kanyang board, no. So yun. So marami pa. So yan guys, so nabuksan na natin. Ayun. So Yamato na 350 ampere na nakaliit. Kalas na natin. Okay, check natin isa-isa. So basic troubleshooting, unahin natin dito sa power, saka dito. Saka tatawid tayo ng board, no. So sa pag-check tulad dati, resistance. Ayan. So resistance pa rin ang ginagamit, no, para ma-check yung kanyang contact o continuity. Okay. So dito na lang, no? So para makita natin, so gamit po tayo ng tester. Shout out sa mga aking subscriber. Kumusta na po kayo? Magpabakuna na kayo dahil napakahigpit na po ngayon, no? So yan. So ito,
check natin yung yan. So baling dito sa switch, i-contact natin ito kung may patatawid, no? Okay, isa. So meron. Okay, then isa naman, contact. Okay, pala, wala. Okay, ito yung isa. Ito, meron. Okay, nawala na. Check natin sa tester. Okay, dito nagloko. Okay, nag-loose. No? So, yan. So yan guys, no, so ito mahina yung contact, so wala, so may problema din sa wire, matindi ang kanyang pagsabog po dito. So yan, kalasin po natin yan. So ito po yun, ayan ang nakita kong sira agad, so galing dito sa power switch, may sira, open, and then pupunta agad tayo dito sa kanyang board, no? So sa kanyang board, short mo natin yung capacitor. Okay, so yan. So unang i-check agad natin itong AC, no? So ito yung AC, ito yung pinagdaanan ng AC bolts, no? So yan, so dito wala namang mag-short. So wala dito. So check natin kung ano yung mga pumuputok dito. Ayun, no. So may nakita akong pumuputok dito. Itong isa. Kung mapansin nyo, yan. So kalasin ko lang muna para makita natin. So yan mga, okay. So nakita agad natin yung kanyang sira. Ito ang tinatawag na IGBT, no? So bumigay siya. Check natin bakit ayong cost niya, no? So either sa piyesa or sa coil o may mga iba pang parts na hindi nag-function kaya bumigay siya. So check natin. So check agad natin yung diode. So ito yung diode. Okay, so ito easy. Ayan. Then reverse natin, dapat walang palo. Okay. Okay, dito. Reverse natin. So yan, ito yung positive, yung pula. So lahat po yan. So pag i-reverse ko yun, dapat wala tayong makukuhang palo, no? Okay. So good po si diode. Okay, ito naman isa. Okay. Reverse po natin. Tapos dito naman siya. Ito. Okay. So good. So dito tayo sa IGBT, no? So itong IGBT, tatlo. Ito po yung diode. Okay, so isang transistor lang talaga ang ano, nag-operate, no? So ito, zero. So may short. Cut natin. Ayan, shorted. Ayan, shorted. Then this one, itong diode.
Meron dito pag reverse dapat wala. Okay, wala. Ayan. Okay, good. Reverse. Wala. Okay, good. And then, ito yung coil. So, may kuha ito muna dyan. Capacitor. Okay, so yun, so sa nakita ko itong isang MOSFET, no? May value tayo nito, para mabilhan po natin. Okay, so check natin yung kanyang, ay sorry, itong mga resistor na pinagdaanan, ha? So check natin to kung buo pa. Meron. Ayan, meron. So ito. Okay, reverse. Okay. So yun. So hindi natin itong tanggalin at palitan. So ito ang isa ka nakita kong sira. Kaya hindi siya mag-regulate ng output. Okay. So yan, no, kakalasin po natin ang piyasa na ito yung naging shorted. Check natin kung anong value nito. Okay, sana may stock pa tayo. So yan. So ang ginawa ng may-ari dito, siguro binuksan niya. And then hindi siguro may pumutok o may lumuwag kaya hinahinang. So pwede naman yun. Pero pag may shorted kasi ang pyesa sa loob, hindi na kaya sa ano yun, sa hinang. So shout out sa may-ari nito, si Mr. Dennis Benitez. Sir, ito po yung welding machine mo. Ayan. So ayan natin. Oh my goodness. Okay, so yun. Then itong isa. So ito po yung sira niya. Yung value nito, kung i-focus natin sa camera. Okay, so try nating lakihan. Ayun, so ang value po niya ay yan, 60 fs, no? So 60 volts ang output nito. Check natin kung may stock po tayo, no? So ito siya ay 60 ang value niya. Check natin kung may stocks. So sana magkaroon tayo ng stocks ng MOSFET, no? So ito ay nagtis ka ba kay Nikolay? Bakit tumawag po? So yan mga ka-welder, no? So may nakita po ako isang sirang parts. Kaya yung aking IGBT, yung dalawa dito na 60-60 at saka ito 60-60 pumuputok. Buo naman yung diode. Kaya ang problema, itong dalawang diode ang may short, no? So yung diode na yun, ang trabaho niya, yun po yung secondary chopper, na yung gitna, itong gitna, yung collector, siya po yung nagpapa taas galing sa dito. So gagawin niyang DC. Kaya itong mga
resistor putol. Ito isa putol dito. Kaya siya nasusunog at pumuputok, no? So ngayon, try natin itong palitan. Itong dalawang diode na SMD diode resistor, at palitan ulit natin to. So pangalawang ano na siya. And the rest, buo naman ang kanyang ito, yung kanyang tinatawag na DC diode, no? Triolitol. And then may nakita pa kung isang sira. Ito yung mga diode na to, yung parang fuse. So trabaho naman yan. Ito ang transformer na to, i-regulate din niya para maging DC, no? Ang out, tapos palakahin dito sa main coil na to para magkaroon ng kuryent dito. Ayan. So standby muna, balikan ko kayo nangyari dito. So yun guys, okay, ito po yung 4060. So ibig sabihin ito ay mababa, no? So nagre-range ang kanyang voltahe ng 40 to 60. So ang papalit natin, check natin to, kung pasok po ito, 60-60. Okay, so ito ay ayan. So 60-60 FD1. So pwede po ito. So kabit po natin ito, ito ay NPN. Okay, so yan, no? Para maano natin to, kabit natin, and then so ikabit na natin. So mostly gagamit po tayo ng silicon compound kulay obe. So sa lahat ng nagantay na aking vlog, no, pasensya na kayo. Ito pong aking ginagawa na pagpa-vlog ay salitan lang po ito dahil po kay busy sa labas. Marami po kaming service call at saka tawag o install. So ngayon lang po tayo naka ano ng time. Pero yung mga sinervice namin, i-upload ko rin yon, i-shoot ko rin. And then para maipakita ko rin sa aking vlog, no? So yan. So ito nakabit ko na ang MOSFET. So yan, nalagyan na natin ng heat sink. Okay, so mahaba pa ang kanyang paa. So medyo kulang pa, dagdagan natin ng konti itong ano, kanyang heat transfer. Okay, para ang cost nito sa init, no, hindi agad mag init. Yun, then ibalik natin yung tornilyo. Naghihinamin, okay. So sana ito na lang yung isang nakita kong sira, no? So yan, okay. So ang welding machine ito ay Yamato professional inverter 300 ampere, pero ito ay 70 amperes, so 100 lang ito. Dalawa-dalawa lang ang kanyang ano, MOSFET na. Yes, yan. So dugtong na natin. Nagyan na. Sinang tayo. So yan po mga kakulikot, no, mga ka-aircon tech, mga ka-welder, mga ka-technician. So yan, ito na po ang welding machine na pinlaytan ko ng parts. So nagpalit po ako ng MOSFET, dalawang MOSFET na ganito. Okay, dito
At ito po yung kinabit ko dito, yung malapit sa rectifier diode, no? So yung isa naman dito sa kabila. Okay, so ito. So kaya siya pumuputok, ang dahilan niya shorted po yung kanyang mga SMD diode na napakaliit na diode. So yung diode na yon malapit po siya sa transformer, no? So ito po siya, no? So yung diode na yon malapit po siya sa transformer kasi laki lang ng kuto o langaw ito. So yan. So saan po siya naka-locate? Dito po. Dito sa may bandang, ayan, no? Kita mo yung yellow na yan? Dyan. So dyan siya naka-locate. So kaya yung isang linya nito, okay, example ko lang, yung linya nitong common, ito yon. Itong linya na to, dito yan, bali, kung naka-layout, yung gitna nito, nakakonect yan dito sa diode. Itong diode na to, shorted. So, pag check ng diode na shorted, malalaman mo siya dito. Okay? Sa tester pa lang, okay, ito yung tester. Yan. So, i-check natin yung kanyang contact, no? Kaya yan ang nakita kong sira. So, yan, check natin yung tester, nakita nyo naman pumapalo. So dito, pag i-check mo to, yan o, pumapalo. Okay, yan po ang diode. Pero pag i-reverse mo siya, dapat wala. Reverse natin to. Ito yung pula na sa kaliwa, itong itim na sa kanan. So yon. So kaya siya pumuputok yung ating MOSFET. Okay? At saka, dinamay pa niya yung kanyang resistor. So, yun po nung ano. So, ngayon, okay na siya. I-check natin. Panda rin po natin kung may power na siya. Okay? So, yan. So, i-check natin ang kanyang voltage reference. So, gagamit po tayo ng ganitong tester, no? Okay, so, sa ganitong tester, itong maganda, is yung aning brand. Okay, so ito ay i-set mo lang sa auto. Wala ka na problemahin. Either ma-ohms, either ma-resistance. Siya na bahala kung paano niya babasahin yung voltahe, reading, o paano niya basahin. So check mo lang yan. Ilaw. Okay, so ngayon, panda rin po natin. Okay, so sana hindi na siya sasabog. Malapit pa naman ang Pasko. So yun. So ito na ang kanyang plug. Okay, so itayo ko lang siya. Ayan. So, harap ko to dito para makita po natin. So, iwas ko muna ito. So, sa ganitong pag-check, inabot ako ng isang araw, dalawang araw, no? So, yan. Okay, so yun, no? So, buksan po natin kung may power na. So, yan. So, check natin. Plug-in ko na siya or dito. So, dito na lang sa mas malapit. So, yan. So, ito, plug-in ko lang. So, yan. So, nakapatay po ang switch. Naka-plug na siya. Test po natin dito. Start. Boom. Ayun. May power na. So, ngayon, since may power na siya, okay, i-check natin yung voltage, voltahe, no? Yung dito dapat sa gilid, okay, sa urong ko lang. Ito yung tinutukoy ko, ito. Dapat may voltahe yan, at saka yung dito. So, gamit tayo ng tester na ano ko kanina. Dapat ang makuha po nating voltahe dyan ay nasa 60 volts. Malamang 60 volts DC. So check natin kung may kung meron. Okay? Sana meron. Okay, so kabit natin dito, isa. Tsaka dito sa kabila. Check natin. Meron. So meron siyang okay, 56 volts. So yan, guys, no. So meron under na pa ito. Kay Mr. Dennis Binete, sir, ito na yung welding machine mo. Check natin and then panda rin natin. Okay, so ngayon, hindi porket umandar na,
makukuha tayo ng voltage reference. So meron na siya. So yan. Okay. So naset na po natin ang kanyang amperahe. So 97. And then check natin hanggang ayan. 200. Okay? So 300 amperes pa ito, pero napakaliit. So yan guys, no. So ngayon mag-voltage reference po tayo. Check natin kung ano po yung mga boltahe dapat meron, malalaman natin kung ano po yung mga boltahe na mawala. Kung mawala ang boltahe sa bawat parte, alam na agad natin kung ano yung kulang na supply na nawawala dito. Okay guys, so para sa kalaman ng lahat, so sinaksak ko siya, okay, dito, and then may power siya. So nakailaw, nakapula sa aking kamay. Gusto ko lang ipakita sa inyo para makikita natin yung mga voltage reference. Ibig sabihin, malalaman agad natin kung ano po yung kulang, ano po yung voltahe na nawawala. So if ever na mag-check tayo ng welding machine, magpalit tayo ng parts, so step by step, no? So ngayon, check natin ang kanyang voltahe. So dito guys, kailangan dito sa ito yung dalawang malaking kapasitor. So dapat ang makuha mo dito ay meron kang 200. Ayan. So may 284 volts ka dapat. So ganoon po pag check, dapat voltage reference, dapat meron yan. Okay, so DC. So dapat pag meron yan, ibig sabihin buo ang IGBT mo, buo. So pag check agad ng IGBT dito, ito dito sa IGBT, kuha lang natin ng reference ha. Yan, so 141 volts. So ganoon din yan dito, 141 volts. So pag dito naman, nung yung malapit na transformer na dati na may diode na nasira dito, so makukuha mo dito is, ito dito ay dapat meron kang 200 or 2 or dito may makikita kong 141 volts dapat dito mag-out yung maliit na transformer. Ngayon, so ibig sabihin pag wala yan, hindi umandar yung ito, ayaw magbigay ng 141 volts, sira si yung maliit na transformer, ito dito. Ngayon, kung mawala naman siya ng supply, itong display, ito. Ang check nyo agad, yung 15 volts, ito. Yung dito banda, yung maliit. So yan. So dapat may 15 volts kang makukuha. So halimbawa, nagpalit ka na ng parts. And then wala pang sira. Wala kang nakita ang sira sa ano. So dito makikita mo yung 15 volts. Okay? And then yung kanyang ang kanyang isa pa, may 15 volts ka dito makukuha. Ayan, 15 volts. Okay, so yun, no? So kailangan, ulitin ko dito, may 15 volts. May 15 volts kahit sa tatlo na yan, ito 5 volts. So ngayon, kung di mo ma-check yung sira niyan, okay, hindi under po yung makina mo na wala kang standby power. Yung 5 volts para sa display, yung 15 volts para naman yan sa 10% na tinatawag, at ito naman yung nagregulate dito sa diode ng ito, yung transistor, ang output nito ay yan 60 volts. So naging pinifilter po dito at pina-stable ang kuryente. So yan po, no. So yan, so 100% okay na pa ito kay Mr. Dines Benitez. Okay na machine nyo, sir. Tip ko lang, itong ganong welding machine ay hindi ito pang full weld, pang ispat-ispat lang, no? So, hinaan lang yung amperahe at huwag ibabad. Dahil dalawang IGBT lamang ang nagtrabaho sa kanya kung i-full weld nung maayos. So, hope guys na ito ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat at pa-subscribe na aking channel, pa-like and share. Thank you. God bless us all.